Hirap talaga kumita ng pera, no? Tama kasi magpasweldo dito. Yun ba naman si Coach? Wala nang allowance. Okay lang. Kailangan ba babalik ng Maynila? Ba't naman ako babalik dun? Eh kasi sumusunod ka lang naman sa Gracia, di ba? Kung alis si Coach, so sasama ko sa kanya. Iba na nga yun. May hinihintay ako bumalik dito. Ibang klase ka na talaga, pare. Nagbago ka na. Galit ba? Nagtanong ka pa! Oh, ito, ito. Ibigay mo to sa kanya. Sabihin mo sa kanya, babalik din ako agad. Saan ka na naman pupunta? May aasikasuhin lang ako. Saan nga? Basta, basta. Oh, ito, ito. Kakain ka mabuti, ha? Nababanggit sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kasi hindi mo alam! Kailan kayo magbabayad? Eh, hindi ko po alam. Ay, nasaan siya? Eh, hindi ko po alam. Tanong po eh, bakit ba puro ka hindi mo alam? Eh, ikaw itong sumasagot sa akin! Eh, ako po ang tinatanong ninyo. Ikaw, ha? Ikaw! Ano po nangyayari? Hayop kang bata, ha? Bakit pinatulan mo yung abo ko nung isang araw, ha? Mana ka sa ama mo, hayop kayo! Itagod-damulag mo eh! Kung naman pong patulan ng bata, eh, away bata po yan, pinangingialaman ninyo. Kaya po nasapok ng pinsan ko yung apo ninyo dahil sigurado ko kasalanan ng apo ninyo. Grrrr! Ay, naka! Magbayad kaya! Dahil kung hindi, madalambot ko kayo sa barangay! Ay, sigurado ka ba hindi mo alam kung nasa ng tatay mo? Ano to? Hindi ko naaalagaan ang anak ninyo. Mabuhay siyang mag-isa dito. Etso, may buhay din naman akong kailangan asikasuhin din. Babalik ako ng France at kung wala kailangan, hindi-hindi na ako uuwi. Kaya nga yun, nung mahirapan si Kion, edi bumalik na kayo. Ang ate, ang mga gamit ni Ita, ikaw ang bantay, ha? Uy, ate.
Tingnan-tingnan mo yung bahay. I-check-check mo kung lahat okay. Huwag mong pababayaan. Uy, ate! Pati ang tiyong huwag mong pababayaan. Halagaan mo. Sus, ate, kahit hindi mo na ibilin, wala akong choice kundi alagaan yun. Pati sarili mo. Huwag mong pababayaan. Halagaan mo sarili mo. At pwede ba pag uwi ko, bata ka pa rin? O kasing bilis-bilis mo lumaki. Uy, ate! Ate, masaya ka ba sa Paris? Wala kayo ni Uncle Popoy. Apo, apo, apo! Apo, ito na ho! Sino po ba yan? Apo! Ito na ho, ito na ho. Si Popoy Biscara, nasan? Bakit po? Aranas Motors ang nagpapakuha ng sasakyan. At pag hindi nyo nalabas yung sasakyan, malaking problema ang haharapin nyo. May kumuha na pong iba. Pinagkakautangan din po ni Papa. Alam mo kung di lang natago yung uncle mo? Madali mapag-uusapan yan eh. Alam ba kung nasan siya? Ako, kung di nyo nalabas na sasakyan, pati kayo, dadalhin namin sa presinto. Regalo, ito na yung company files na iniinihim sa akin. Kasama yung files ng mga empleyado. 2 years. Marami na rin kasi ng mga bago. Tsaka rin yan, sir, hindi ka nakilala. Huwag ka mag-alala. In due time, they will know who I am. Sir, nalo, pinag-chismis ang mga nalang mga ilan eh. Anong chismis? Sabi nila, lalo ka raw ka-fling na Hollywood actors dun sa may Paris. At tsaka, pinili mo lang dahil yung diploma mo. Carlo, sino ba yung Hollywood actress na yan? At saka, magkano yung bili mo doon sa diploma? Bibili rin ako. Gusto mo ba mga sisante? Dapat hindi sila nag-chismis-chismis. Hindi naman totoo yan. Dapat magtrabaho lang sila na magtrabaho. Pasensya ka na kay Papa. Oo, sige, ganito na lang, ha? Huwag mo na lang tatanggalin yung picture sa dartboard, ha? Palubag-loob man lang. Teka lang, ha? Tawagin ko lang yung manager. Excuse me, sir. Can I help you with something? No, I'm just looking around. All right. Lumapit lang po kayo sa akin pag may kailangan kayo. Thank you. Sir Carlo, pag di ka nagpakilala, ikaw may-ari nito kumpanya. Basta magpanggap ka lang na bibili ka ng sasakyan. Gusto ko ma-check ang company performance this way. Nang hindi puro statistics lang ang alam ko. Hindi mo talagang magpanggap, Sir Carlo. Maharap mo sigurong mag-artista. Ano bang manager na ito? Ano bang mga kotse dito sa... Ba't hindi mapakali? Ba't hindi makatingin?